tayo ng Iriga City, Kapatid na Danny Navales. Go ahead, please. Okay po, salamat po muli sa Panginoong Diyos, kapatid na Daniel at kapatid na Ellie. Magandang araw po sa inyo dyan. Ang una pong magtatanong na nagpatala mula dito sa Iriga City ay si Ginoong Primo Guevara. Ito po muli siya. Salamat po sa Diyos at merong tagapangaral na pumayag na magpatanong. Ang aking katanungan po, Brother Ellie, ay nais po namin na ipaliwanag mo kung saan nagmula yung 666 at kung iyon ba ay meron din dito sa amin. Alam mo kapatid, yung 666, ayan eh, ano yan, parang ang tawag kasi ng Biblia dyan, tanda. Tanda. Yung tanda, it's a sign, symbol. It's a symbol. Parang halimbawa, yung simbolo ng mga Nazi Germans, yung mga pumatay ng maraming tao nung panahon ng digma, yung mga Nazi Germans, ang sign nila, swastika. Yan ang sign, yung nasa screen nyo ngayon, yan ang sign ng German Nazis na pumatay ng 6,000 Hudyo at ng iba pang mga tao. Yan naman, parang 444 naman yata yan eh. Kahit saan mo ang gulutig na meron kang makikita number 4. Ayan. Ngayon, yun namang 666, parang ito na may sign o palatandaan ng tinatawag sa Bibliang hayop. Basahin natin ang 13:18 ng Apokalipsis. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Ayon. Yan ang sabi ng kasulatan, ano? Yung may pagkaunawa ang wika, bilangin yung bilang ng hayop. Merong tinutukoy ditong hayop. Pero ito pala, hindi isang hayop na talagang hayop, kundi siyang bilang ng isang tao. Ang kanyang bilang ay 666. Sa mga katwid, ito po hindi talagang hayop, kundi ito'y isang tao, isang lalaki, a man. Meron siyang sign. Ano yung sign niya? Basahin natin yung 13:16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ayon, meron palang tanda sa ibinigay sa mga nasasakop ng hayop na ito. Malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, pinabigyan niya ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maliwanag na yan ay may tanda yung kanyang nasasakupan. May tanda sa kanang kamay at saka sa kanilang noo. May tanda yung hayop. Yung hayop, tandaan mo kapatid, tao yan. Hindi yan talagang hayop. Pero inihalin tulad ng Biblia sa hayop. Bakit? Eh makahayop ang ugali nito eh. Gaya nung nababasa sa pasyon, kung meron kayong pasyon dyan sa Bicol, may pasyon naman, alam ko hanggang Bicol may pasyon eh. Sinasabi dun sa pasyon, ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa Apokalipsis niya ng panahong unang-una, hayop na walang kapara. Lalo sa hayop na tanan na kaniyang napagmasdan, katakot-takot matingnan, pitong ulot, sampung sungay, iisa naman ang katawan. Doon na halimbawa kapangyarihang dakila,
nitong malupit na diwa nang siyang ipaniwala nang imbing tao sa lupa. Tao pala yan eh. Yang 666, yang merong sign ng 666, tao yan na merong kapangyarihan dahil meron siyang napapaniwala. Kahit na siya'y imbi, kahit na siya'y masamang tao, may naniniwala sa kanya. Eh, sino ba yung mga naniniwala sa kanya? Ano ba siya? Bakit siya pinapaniwalaan? Sabi diyan sa pasyon, ang kaniyang mga aral masasama at di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan. Siya'y ang Kristiyanong tunay. Ba? Mga ngaral pala yan, kaya may naniniwala. Sabi ng pasyon, ang kanyang mga aral, masasama, di katwiran, madlang ugali, mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Yan ang nagbabantog na siya ang tunay na Kristiyano, pero hindi siya tunay na Kristiyano. Bakit? Ang sabi pa rin sa pasyon, siya ay Antikristo. Sabi sa pasyon, ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo, siya ay magkakabayo, ano pat sa buong mundo, maghahari itong lilo. Aba, ito pala'y mga ngaral na naghahari sa buong mundo. At meron pang milagro, tutulungan pa ng demonyo sa pagmimilagro. Sino bang mga ngaral sa mundo ang naghahari? May kaharian. Yun ang tinutukoy na sa Biblia na katuparan ng 666, na ang kanyang mga nasasakop, binigyan ng tanda sa kanang kamay at sa noo. Ang punto ko, yung mga gawain, dun mo kasi makikilala yung Antikristo eh. Dun mo makikilala yung hayop, yung kanyang mga gawain. Ang gawain niya, nasa Biblia, yung mga hula. Ang mga ginagawa niya, ng aapi, pumapatay ng mga banal. Nasa pasyon kasi Katoliko, binabasa naman yan pag mahal na araw, hindi kayo dapat magalit sa akin. Ang gumawa kasi niyang pasyon, si Padre Mariano Pilapil eh, paring Katoliko na Pilipino. Kinopya niya sa Biblia, at yung nasa Biblia na kinopya niya, ginawa niyang parang tula na inaawit pag mahal na araw. Kung natatandaan niyo yung mga tinapagbabasa ng pasyon dyan sa Pilipinas, ang ganyan naman meron nun eh. Pag mahal na araw, may babasahin na pasyon. Mga kinopya sa Biblia yung nasa ibang mga bahagi ng pasyon. Nagbabalita ito nung Antikristo. Yung Antikristo, hindi pala yung hayop na talagang hayop, kundi yung pala tao, na yung tao na yun naghahari. Mga ngaral yun. At yung tao na yun, ang aral nun, mali-mali. Yun ang sabi ng pasyon. Ang kaniyang mga aral masasama at di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo, siya ay magkakabayo, ano pat sa buong mundo, maghahari itong lilo. Tamo? Eh sino ba namang mga ngaral na naghahari? May corona, wala namang iba na mga ngaral naghahari sa buong mundo. Pati nga sa mga hari eh, suku sa kanya eh.
Yun ang katuparan ng pasyon, na mayroong palatandaan ng imperfection. Alam mo kapatid kasi, no, kung mag-aaral ka sa Biblia, yung numero 6, imperfect number yan. Eh. Ang perfect number, 7. Sa 7 araw, natapos ang paggawa ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ang perfect number, 7. Wow! Eh yung 6, kulang yun. Hindi perfect number yun. Maraming perfect number sa Biblia, kagaya nung 40. 40 days and 40 nights, nag-ayuno si Kristo. 40 days and 40 nights, nag-ayuno si Moses. 40 days and 40 nights, umulan sa panahon ni Noe. Kaya lumubog ang lupa noon sa panahon ni Noe. 40 days and 40 nights din nangaral si Kristo pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli. Kaya yung number 40, perfect number yon. Ngayon yung number 7, perfect number din yon. Yung number 3, perfect number din yon. Kasi wow! It symbolizes the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung number 12, perfect number din yon. It symbolizes the 12 tribes of Israel. Yung number 10, perfect number din yon because it symbolizes the 10 commandments. Yung 12, perfect din yon kasi yun yung numero ng unang 12 apostol. Yun ang numero ng mga tribu sa Israel, yung 12. Kaya maraming perfect number sa Biblia. Pero yung 6, yun ay kulang yun. Kulang yun ang isa para maging perfect. Kaya ang number 6 ay simbolo ng imperfection. Pagka 666, imperfection talaga ibig sabihin nun. Isang bagay na hindi totoo, yun ang kahulugan ng 666. Isang bagay na kulang sa perfection, isang bagay na hindi totoo, isang bagay na imbento. Pagpaumanhin nyo, yan po ang diwang nasa Biblia. Sana naunawaan mo kapatid na pre. Salamat po sa malinaw na kasagutan. Po. Salamat kapatid na primo. Please subscribe my channel Mel Rap CV and click on the bell icon. Thank you.